Pinayagan na po umuwi sa kanilang bahay ang mga inilikas na residente sa Cagayan de Oro City. Ngayon bumubuti na lagay ng panahon doon. Pero problema pa rin ang kawalan ng kuryente at supply ng malinis na tubig sa ilang bahagi ng lungsod. May ulat on the spot si Mackie Pulido. Mackie? Iya, alam mo, kung ikukumpara mo talaga kahapon na napaka-dilim ng kalangitan, ano? Sobrang napakaganda naman ngayong araw ng lagay ng panahon dito sa Cagayan de Oro City. Talagang maaraw na. Dito sa downtown, halos balik to normal na yung operasyon dito. Yung mga kahapon parang ghost town, ano? Yung downtown ng Cagayan de Oro City. Pero ngayon, bukas na yung mga business establishment. Tapos yung tubig, yung level ng tubig sa Cagayan de Oro River ay bumaba na. Kaya nga humupa na rin yung baha dun sa may anim na barangay na talaga namang inabot ng tubig baha ng umapaw ang Cagayan de Oro River. Kaya nga ang sinasabi ng CDRRMC ay pwede nang bumalik ngayong araw ang umakyat ano, sa mahigit 30,000 evacuees sa kani-kanilang mga bahay. Pero nagpunta kami dun sa ilang mga evacuation center. Siyempre may mga umuwi na pero may mga hindi pa rin umuwi, nananatili pa rin sila sa mga evacuation centers dahil sabi nila medyo maputik pa naman talaga yung mga bahay nila kaya hindi pa naman pwedeng umuwi, kailangan panglinisin. Kaya nga nagpunta kami dun sa mga lugar na talagang pinasok ano, ng baha kaya, at nang umupa yung baha ang iniwan naman sobrang putik. At inabutan nga natin yung ibang mga residente na naglilinis, sobrang putik yung kanilang mga bahay. Kaso problematic yung paglilinis nila sa bahay dahil walang tubig sa mga gripo. Yung isang na kausap namin ano, na residente, ang ginagawa na lang ay kumukuha ng yung natirang tubig baha dun sa gilid ng kalye at ito yung ginagamit na tubig para panglinis. Tapos yung isa naman, buti na lang, may isang truck doon, ng isang construction firm na privado at dun sila humihingi ng tubig. Medyo kawawa pa rin ano, yung mga residente dahil maliban nga sa walang tubig, dun sa mga lugar na napuntahan namin, wala pa rin kuryente simula kahapon. At yung mga naglilinis, wala naman daw silang mga bota, kaya kailangan magpaa. Hindi ka naman pwede magsinelas, lulubog yung sinelas dun sa putik. Ano. Yung isang ang nakausap namin, may sugat na sa paa, pero tuloy pa rin yung kanyang paglilinis. Wala naman daw magagawa, kailangan nilang linisin yung kanilang mga bahay. Ang isang ang kwento nga nung ginang sa amin, naglilinis sila, pero gutom na gutom sila dahil wala pa silang makain. Hindi biro kasi yung pag-evacuate niya, no? Maliban sa alis ka na nga sa bahay mo, ay hindi ka rin makakapagtrabaho para kumita naman ng pera. Kaya yung ibang mga nakausap namin, dahil nga ilang araw na silang nakapag-evacuate sa pagdating ng Bagyong Pablo, wala silang kita. Wala silang pera, wala silang pambili ng pagkain. Tinanong natin how about the food that is being given by the DSWD from at the evacuation centers, pero kulang daw ito kaya talagang gutom sila sa araw na ito. Pia. Maraming salamat, Mackie Pulido.